Okay, basahin nyo naman po yung verse 4, sabi dyan. Knowing, brethren, beloved, your election of God. Praying the Lord. Salamat po sa inyong mga salita again, mga pag-aaralan namin, manawa. At mga bata yung kalumihan natin, this Lord, and pray na sila po yung magkaroon ng idea. Kung paano kayo ay namimili at tamang pagpili, maging pattern namin po Lord sa aming sariling pagpili, Panginoon, ng mga gagawin namin sa buhay, plano, mag-aaral man yan, sa tabaho, kaibigan, ano man yan, Panginoon, maging matalino kami, makita namin kung paano kayo mismo namimili. Therefore, i-pattern namin ang sarili dito, Lord. So again, kayo pong mga bulati, kayo pong mag-iingat sa tao isa, magkabay. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay. Mama po na po. Mga po yung recording ay napuno. Anyway, good morning sa lahat. Morning. Ready na ba makinig? Okay, makinig na po. Sabi ko na mag-CL na eh. Okay, title po nito ngayong umaga, ng hapon po ito ay nabasa natin dyan sa Election of God. Yan ang title natin ngayon, ha? Election of God. So, bukas, election. So, maganda natin Calvinist na lang, pero yeah. So, hanggang hapon po ito. So, ang subtitle natin is Selecting and Choosing Wisely. So, sino bumoboto na dito? Taas kamay. Kahit yung mga bata, di ba? May mga botohan pa rin ba kayo sa mga school? So, sino dito ang class president? Kayo? Yes. Boboto-boto ka. Sino binaboto nyo? Ikaw? Heather? Hindi ka bumoboto kahit sa klase? Bakit? Pwede ba yun? Ikaw, Marge? Okay ka lang ba? Ikaw, bumoboto ba kayo sa school? Ay, pakit pa lang kami, bumoboto na kami. Sino ang gusto kayo ito? Diba lang, palakpakan. So, lahat tayo namimili, ha? Pero ang focus natin yung election, kasi election po bukas, parang kayo election ang bukas. Ha? Ngayon ba, namumulit na iba. Last time, sabi ng mga post dito, nakita ka ito namin yan. Pero lahat yan eh. Kasi ba't may kumakaway sa akin, hindi ko naman kilala, nakangiti pa. Politiko yun, di ba? Bigla ka naalala. Mabuti nga, ganun kasi, nung dating wala pang election, alam nyo ba sa ibang place walang election, bahala kayo. Sumunod kayo sa akin, lalo dati-dati. Sino malakas? Sumunod lang kayo. Huwag kayong magtatanong, huwag kayong ganun dati. Ngayon, kahit pa paano, okay? Naalala tayo kasi nga, ang law of the land, yung mga namumunuan, hindi basta-basta, dapat may permiso natin sa mga ganito klase ng lugar, ito ng Pilipinas. Ano tayo dito, republika. Ibig sabihin, representative democracy. Ibig sabihin, yung mamumuna sa atin, at least tayo pipili sa palagay natin. Hindi, namili naman tayo, di ba? So kaya, mga bata, doon kami dati, madalas sa amin dati, nung madalas na mananalo, presidente, yung mga talino. Minsan, tinakapoint na ka ng teacher yan. Eh. Diba? O ito. Ito ang presidente nyo, ha? Sinang gusto kayo ganyan? So, namimili kayo, di ba? Pero minsan, wala rin kayong choice kasi dalawa lang. Okay? Este, namimili tayo. So, bakit natin pag-aaralan ito yung ngayong araw? Kasi, parang hindi ko pa ito na-touch, pero madalas na sabi ko ito, no? Nabanggit ko sa inyo, hindi na ako mabuto. Natin umuboto ngayon. Parang lagi yung binuboto ko ninanalo, kaya nag-isip-isip din ako. Para saan pa, di ba? Parang ganun. May pag-asa naman tayo, kaso, mamayan, sa ating conclusion, no? Kaya ang objective natin, para lahat tayo, mga kapatid, ay hindi tayo makurap noong perversion ng election. Okay? Hindi tayo masyadong negative, pero meron yun ang titingnan natin ngayon. So, kumpara natin ng pagpili ng mga tao sa Diyos. Ganyan. So, ngayon ay define muna natin yung mga terms as usual. Ano yung sabihin ng choice?
itong salita lang to, parang inaano lang iba to, wala naman tayong choice eh. Pwede bang walang choice? Minsan, di ba? Kasi katulad na, may mili ka, Pepsi o Coke. Naku, di ako nag-soft drinks eh. At least may tubig, di ba? Parang kahapon, sorry ah, medyo winning ko lang yung family. Punta kami ba dun sa isang kainan dun na sikat daw. Kala ko nga, mali-disappoint ako. Kasi pag tingin ko gano'n, parang sarado. Yung pala, papasokan ka parang gano'n. Pagpasok namin, hindi mo yun maganda yung parking. Pero yung mismong lugar, maganda pala. O siyempre, mahal, di ba? Kaso, madalas kami siyempre, budget lang. Gusto namin drinks. Either tubig na lang or kahit sharing na lang, di ba? Pero wala. Kaya wala kaming choice. Eh yung isa sa mga inumin pa lang, magkano na, hindi ko mapangkitin kasi na-discourage eh. Masarap naman, okay? So minsan may mga gano'n, wala tayong choice. Pero meron pa rin. Pero parang walang choice. So, kaya tandaan niya, mga bata, especially kayo, may choice ba ako magkulit o hindi? May choice ba ako makinig o hindi? Meron ba? Pwede kaya nga, makinig kayo, pwede kayo magkulit, pero hindi maganda. So, pwede yung piliin, yun tama, okay? Pupunta ba ako sa church o hindi? Namili ka, di ba? Kaya dito kayo ngayon, namili kayo. Depende ko ano yung dahilan, but still, dito kayo, namili kayo. Meron bang hinatak dito? Na naman sana, no? No, si Vincent, siya mo yan, nang nahatak eh. Eh, sabi dito, the act of choosing or selection. Okay, power of choosing option. Ibig sabihin, mag-choice, namimili ka. Kaya tayo, hindi tayo naniniwala sa Calvinist. Kaya kung meron tayo, ano dyan, matouch talaga natin kasi masa pang dinakalam yung mga bago, Heather. Alam mo ba, nagtuturo ng mga churches na wala ka daw mapipili. Hindi ka kaya mong mamili. Basta ang Diyos na namili. Sinong maliligtas? Pupunta sa langit. Pupunta sa impyerno. Ang Diyos daw namili doon. May niwala ka pa doon. Pwede ba yun? Diba? Kawawa naman yung walang choice. Obviously, hindi na to yun. Okay? Pero maniwala ka, napakarami tuturo niya. Kahit yung baptist na luto na. Okay, pero malinaw. So, alam niyo yung choice, di ba mga bata? Tatanungin kayo, anong gusto mo? Tubig o juice? Sino mo pili yung tubig? Pero kami mga nasa edad na lagi minsan, tubig na lang ako. Ano pa? Ibang klase na to, no? So pag sinabi naman select, sinabi kanina selection. Ano yung sabihin na select? Ganun din. Bibigyan ka ng, pipiliin mo, sinong pipiliin mo? The act or process of selecting. Okay, so either negative or positive. So, sinong si Heather? Anong gusto mo maging paglaki mo? Ano? Hindi mo pa iniisip. So, meron ka choice later, pero mag-isipan mo, di ba? So, kahit ano, si Carl, ano gusto mo maglaki? Wala. Ha? Hindi pa naisip. So, kailan mo isipin? Magsipan mo na as early as possible. Kaya sa mga exercise, kahit sa mga maliit na bata, tinatanong na yan. Pag hindi makasabi, ang magulang na lang magsasabi. O sabihin mo, doktor. Basta sabihin mo. So, umpisa ganun, okay lang yun. Amen? Parang mga anak ko nga, wala silang choice. Kung mag-church sila, hindi sila may mili. Mag-church ba ako? Hindi. Hindi na nga kami pili yan, di ba? So, false choice. Hindi na. Pero, ano pa? Ano ko inalisto? Yung select, alam nyo elect, ganun din yun. No? Tingnan natin elect. Next term natin ay elect. Yun yung topic natin. Eh. Pag sinabing elect, election, ano yung sabihin nun? Carefully selected, nasabi ni John, chosen, ay iba yan. Medyo naging ano na yan. Churchy, pero tama rin yan. Isa nyo, chosen for office, so puro choice, napansin nyo yun? Chosen, elect. Kaya ito yung ano, hinanap ko, di ba? So sabi dyan, to select. Dali pala yung select. Ano yung sabi? Elect, select. Alisin mo lang yung S. Diba tinalis, ewan ko. Pareho lang yan. To select by vote for an office. To make a selection. So hindi yan mahirap intindihin. So bakit natin, may pa natin pastor yung
i-detalye mo pa. Kasi nga, yung mga iba, nag-interpret ng Bible, kung ano-ano pinagsasabi. Yung sabihin na lang, elect, select, mamili ka. Pero tanong mo ngayon, pag ikaw ay namimili, ikaw si Juliana, ano gusto maglaki? Wala pa rin. Ikaw pa, may. Hindi pa sure. Pero ano yung mga pinagpipilian mo? Gusto mo maging pastor? Pastora? Hindi kasama sa selection yun. Bakit? Alam mo, hindi tama yun sa Bible, di ba? Wala pastora sa Bible. Di ba? Nakakita ka naman pastora? Ah, sinungaling yun. Sino sa pastor mo? Saan mo nakuha yan? Hindi sa Bible. Walang pastora. Anyway, sabi ni Pame, ano? Either nurse or accountant, ano pa? Kung sinabi ng asawa mo na sa bahay ka lang, ano gawin mo? Yan, natandaan niya yan, ha? Okay lang, mag-aaral kayo, pero sakaling ang ano nyo is gano'n. Gano'n talaga, gano'n po talaga. Anyway, so may choice ka rin, di ba? Kaya yung asawa mo, alamin mo rin kung sino, di ba? May mili ka rin. Sino dito nahirapang ano? Sino ang Diyohan? Marami kamang pinagpilihan? Wala. Ako na, nag-ano. Si Ate March? Wala din. Si Lenlen? Marami kamang pinagpilihan? Hindi makasagot. Kami yan. Hindi, hindi maganda sa ano eh. Yung mga maraming pinagpipilian, ano yun? Asawa. Wala eh, alam mo din. Kaya nga kasi yung mga balandi kasi yun, di ba? Yung mga ini-entertain mo lahat. Kaya ngayon, may mili ka ngayon. So, pero in a way, namimili ka pa rin. Kaya si Mamiya, may sinasabi siya dahil sa akin. Oo, oh, totoo, hindi. Nakita ko rin eh. So, ba't ka napunta ako? Basta, anong pogi-pogi daw na, hindi parang naliligaw kasi bata ko sila. Pogi din, tapos parang, alam mo yun, pamantin ng ano, barangay, marami na, barangay captain. Anyway, so ano yung mga ginagawa, paano mo napili ito over this one? Yan, matalabagin ko na yung pastora, hindi siya magpastora kasi mali eh. So may mili siya ngayon ng mga pwede niyang piliin na pwede. And then, ano yung gusto niya? Ay, gusto kong nurse kasi... Ano yung gusto kong nurse? Kasi nyo, lagi sa ospital. Ano na yun? Ha? Dugdagyan mo? Yung ba gusto mong nurse yung panahon namin, dati nga kasi malaki daw sweldo. Daw. Dati. Ga-abroad. Oh, may kilala din namin ganun. So in a way, totoo yun. In a way, talaga nga pinag-usapan natin paano mamili. Bakit teacher? Kasi hindi na mahirap, di ba? Hindi ka mawalan pa ba pag teacher ka? Di ba? Lagi may estudyante. Nasa public school, malaki na sweldo. Kahit wala ang ginagawa. Pero hindi magandang ano yung dahilan, ama? Bakit ka namin sa mga? Accountant. Ba't accountant? Wala lang, gusto ko puro numbers. Eh ngayon, computer na ginagawa yan. So yun. So, pero gusto kong bigyan din dito, kaya sana nakikinig kayo. Hindi lahat ng choice ay maganda. Kaya nga marami yan eh. Kapagin ko rin, mag-church ba ako? Hindi. So pag hindi ka nag-church, tama ba yung pinili mo? Obviously hindi. Or ganun din. Saan ba ako pupunta ng church? Doon sa tama? Puro Bible? O doon sa medyo Bible lang. Diba? May mga rebulto. Alam niyo yung mga rebulto ng church? Sabi sa Bible, masama yung may rebulto. Doon ka ba pupunta? May iba doon pupunta. Dami nga nila doon pag nag-ahatid ako kayo na ano eh. Naharangan pa yung ano. Sa dami ng tao, pero hindi tama yung pinili nila. Kaya sa Bible, galit ang Diyos sa mga rebulto, tapos sila puro rebulto. May nakikita niyo naman natin, ano pa? Kaibigan nyo! Pinipili nyo rin, di ba? Kung sino yung dapat nyo kaibiganin? Pwede bang walang kaibigan? Kaibigan nyo yung magulang nyo eh. Pero minsan, maganda rin may ibang friends.
Diba? So again, piliin nyo kasi ang dami hindi yung unang lalapit sa inyo, yun ang kaibigan mo kasi wala kang choice sa team mo. Kaya dapat ikaw yung maging friendly. Anyway, ano pa? Elect, so last is na term natin is yung pagiging wise. Kaya nung naalala ko yung, sabi nga kasi dami yan, every year din yan eh, yung botohan. Siguro na basa nila, ano, rinig nyo ito, sabi nila, vote wisely. Alam nyo yan? Kaya sabi nung ibang dokolo ko, eh si, sinong binoto mo? Si wisely po. Katawa lang yan eh, nung nag-guess ng iba eh. Sinabing wise, wisely, ano sabi dyan? Exercising or showing sound judgment. Nag-iisip ka muna. Sinong pipiliin mo? Kasi pag yan, naupo na sa atin, siya na yung magsasabi, ano yung tama at mali, anong gagawin natin sa pera natin. Tapos tayo, kung loko-loko yan, di ba? Ayun pala yung sa seminar namin, sa school. Binasa pa yung sinabi ni Duterte, Sara Duterte. Siyempre, defend something yun. Pa, yung iba, nag-react eh. Ako, gusto ko rin mag-react, pero huwag na. Tahimik lang po ako pag gano'n. So, yan. So, alam niyo na pagpili. Dapat wise, nag-iisip ka muna. Kasi, sino kilala niyo yung politiko? Diba dito, may kilala eh. Alam niyo si, sino ba yung nagsayaw? Si Bonduts? Bong Revilde. Nakapulong na nga yun. Nakapulong ba yun? Ano nangyari dito? Kasi pera-pera yung mga yan. So anyway, nagsayaw lang, ano na, binoto nyo na. Sa amin din, hindi ko makakalimutan yung nasabi sa inyong taga Iglesia de Soriano. Ganun din, bata pa, nakitaan ko na ng ano yun. Talagang ganun din siya, nagpapataw yun, nag-stand pa yun, para lang iboto. Nanalo naman. Kasi yung mga bata, tuwan-tuwa, alam niya eh, paano kunin yung loob ng mga tao. So, pero, hindi laging nanalo ka, yun ang tama. Then later, yung pag-usapan natin dito, pinaka mamimili at ang importanteng pagpili at saan, ang Diyos. At syempre yung mga anak ng Diyos. Pero bilang mga anak, sino anak ng Diyos dito? Taas yung may. Bilang ng tao anak ng Diyos, ha? Na yung mga may, ayun. So, sino pinili pa ng Diyos ang magiging anak niya? In a way, yes. Pero hindi yun, walang selection process. Okay? Kaya binanggit, kanina ko pa yung sinasabi, bakit kayo namili? Kasi again po siya, ganyan siya. Yung ibang bagay, yung ibang tao, I mean, mali yung dahilan bakit nila pinili. Nagsayaw kasi, natuwa ako eh. Eh, isang umanta naman, isang, eh, ganyan, ganyan yun. Kaya hindi ko na pinapanood din yan. At salamat. Pero pag nasa mga nanonood ka ng TV, sila yung makikita mo, kala mo, magagaling. Kanya kanya, iba naman, kukuha ng bata, kakagahin, at picture-picture. Ay, galing talaga niya, no? Sino mga ko? Hindi ko na kilala eh. Karamihan naman yan, si Mayor, iboboto ko to kasi mahal na mahal yung bata. Di mo alam, pagpasok niya sa nasakyan niya, mag-alcohol na yun. Hindi niyo ba yun? Nandidiri yan minsan sa inyo. Amen? Kaya maging maingat kayo. Kami, bilang mga lingkod ng Diyos, nakita niyo ba ako dyan, ano? Nag-alcohol. Katapos ko, ano, nag-alcohol din ako, pero hindi dahil sa ganun. E, pinapasok nga namin yung mga saan-saan dyan, eh, di ba? Napakailang doon kasi protektahan naman kami nandiyo sa kalusugan, no? Anyway, ano pa? So this time, medyo introduction na tayo this morning, eh. Tingnan natin po yung mga, sa Bible na tayo. Yung mga namili na tayo ng mga verses dito para maintindihan yung selection process ng Diyos, no? So, una, sa Isaiah, hindi ko nalagay pala, no? Anyway, sa Isaiah yun. Elect. Ayan, sa Isaiah, pakibasa, ready, go. Behold my servant, whom I uphold, my elect, in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Okay, malinaw po yan. Si Jesus yan, no? Of course. Siya ay sinabi na darating isang araw, ang Messiah. Sabi doon, lingkod siya ng Diyos. Okay, so another point dito,
Ang pinili ng Diyos, sino? Sino pinipili niya? Yun ang pinakapinili niya, nabanggit niyo, nakakita niyo kanina, napansin niyo kanina sa definition. Yung choice, selected, or... Isa sa mga meaning doon is yung, sabi dyan, selected, worthy of being chosen. Okay, sabihin, karapat dapat siya. Bakit kayo yung, pati kayo pinili, hindi sila, di ba? Kaya nga, yung pinili, matalino to, kaso, hindi yan, walang pakialam sa tao yan. So, lahat ng bagay na trace, characteristics ng tao, kung sa ating selection, inaalam yan dapat ng tao. Anong klase ba yan? Sino ba yan? Anong pinag-aralan yan? Anong ginawa niya in the past? Diba? So dito, ang pinaka-pinaka, karapat-dapat, kahit sa Revelation, sino yun? Si Jesus. Tandaan niyo yan, ha? So, kaya, later, mami, nasa-share niyo iba. So, piliin niyo si Jesus kasi si Jesus, pinili mismo ng Diyos, Ama. Okay? Sabi dyan, no? Siya ay tagapaglingkod. Ganun din pala mamaya sa ano, mga barangay. So, hindi yung papogi lang, paganda lang, pa-cute. Diba? Iba sa inyo, TikTok, Facebook, sino yung maraming views. Kasi wala ka kwenta-kwenta. Napanood ko din eh. Ano? Pinanood na to ng ano? Ilalo yung ano, yung kasi pag-ugili mo sa mga Pilipina kasi may sumigat na Pilipina, half-Pilipina, diba? Hindi ko na sabihin ko sino. Pa-cute-cute lang gano'n. Ah, ganun ko pa eh. Ay, sumikat na. Dami pera. So, huwag tayong ganun. Tingnan natin, ang Diyos mismo ang pattern natin. So, sino yung pinipili niya? Sabi niya, my servant. So, yung naglilingkod, yung masipag, tapat, may nagagawa, hindi yung puro, pakiyot. Ano pa? Okay, ba to? Ganun din, isa sa mga selected niya, si Jesus, yung noong unang panahon, yung Israel. Pinili niya kasi nagliligod sa kanya to some degree. And then, ganun din po yan. Yung mga, actually, righteous remnant yan. Kaya tinano, ha? Basta ang Diyos namimili. Ito niya yan. At mga servants yan, gawin nila yung gagawin. Yung gusto ng Diyos, pag gusto nilang gawin din, pipiliin kita. Amen? Parang yan, mabaho lagi yung usapan natin eh. Diba? Tayong mga, yan, sa church. Kasi importante pala yung mabaho. Nagkinig ba mo, bata, kaya nag-aaral ngayon, later, magtatabaho kayo. Hindi ka pwede po, pakit lang, yun nga, iba ginagawa, ganun lang. Hindi maganda yun. Walang ano yun, walang honor yun. Kahit sabihin nyo pang umikita sila, nanloloko yun, mga yun. At kalaban natin actually yan. Anyway, yun mo nakita natin. And then, another sa introduction po natin, yung mga, ay, bakit yung tinanggal. So aside sa mga Old Testament verses natin, kung mapansin nyo dito sa Matthew 24, saka sa Mark 13, ano yung pinagkapareho niya? Pareho po yan, parallel verses po yan, parallel passages yan. Yan ay tinutukoy po yung mangyayari in the future, saan, yan yan, maraming kaguluhan. Pero isa mga nabanggit niya na term na iniibang ibig sabihin ng iba, yung word na elect nga, kaya basahin ko lang dito, ha? And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Sa Tagalog, darating daw po yung time ng paghihirap, ng tribulation and great tribulation. Okay? So ano meron nun? Yun nga, uusigin tayo. Ibig sabihin, yung mga mananampataya, kaya hanapin at papatayin kung kaya nila. Ang problema, iba, tinuturo dito, may Bible din sila. Sinasabi nila yung elect dyan. Sino yung elect? Sino ulit yung elect? Pinili. Paano pinili? Sabi ng iba, basahin ko na muna lahat. For there shall arise false Christ and false prophet and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So manloloko daw yung antichrist, yung false prophet, at marami yan, ang dami. Susubukan lang lokohin lahat ng tao. Pati yung mga elect. O sino yung elect? Sabi nito, he shall send his angels with a great sound of a trumpet. They shall gather together his elect from the four winds. So sino yan? So alam natin from mag-aaral din sa First Thessalonians. And then, sino yung mararapture? Mga saved, mga ligtas. Mga anak ng Diyos. So kaya tao, isa sa mga tao sa kanila, elect. Si mga pinili.
Hindi, dito na tayo sa Mark. Ganun din po yan. Sabi niya, except the Lord and share in those days. Pareho kanina. So sa halip na tumagal pa raw yung pinapatay mga Kristiyano at pinapahirapan, para daw sa kanila ang Panginoon gagawin maiksi yun. So yung sabi, hindi ka dapat matakot kasi matatapos na rin lahat eh. Punta ka sa langit, mapatay ka, nilangit ka, hindi naman, torturing ka, hindi aabot na 100 araw. Diba? So, sabi ng isa nag-interpret, nasa 75 days lang yun. Kaya mo na yun, 2 buwan, 3 buwan, magtapat ka na. Amen? Amen. So again, hindi mga Hudyo yan. Yung sinasabi niya, mga Hudyo daw, sablay yun. Mga Kristiyano yung mananampalataya ng Diyos. Isa ba, sabi niya, for false Christ, so para din sa binasa natin, lolokohin yung mga elect, subukan nila. Tayo nila. And then, ganun din. Lahat, no? Mga saints naman ay ina-rapture. And then, so tapos na po tayo doon. So, gusto ko lang sabihin, yung elect pala, pwedeng tukuyin nun isang particular na grupo ng tao. Yun lang yun. So, yun ngayon, yung mga binoboto dyan, pag mga elected officers, yun na yun. Yung mga pinili at nanalo. Okay? So, pero, again, ang tao na babayaran. Naloloko. So hindi ako hanghang ako sino man nanalo dyan. Sino man yan. Amen? Iba dyan, magaling naman loko. Iba, walang choice. Iba, hindi nakaka-impress yan sa panahon. Iba, inawin nakaka-impress sa iba yan kasi nga, ay, magaling. Tiwala sa kanilang ibang tao. So kaya nga, pag-aaral natin ngayon, kumpara natin sa election ng tao at saka election ng Diyos. Last, hindi, wala. Di na tayo sa points natin. So, sana kayo na ikinig. Again, title natin, Election of God. Ang gusto na mimili. So, dapat tayo mamili ng wise. Yan ay gagayahin natin kung paano ang Diyos na himili. Lahat ng pagpili dapat maganda. Pero iba, nagkakamali ang Diyos, di nagkakamali. So, ipatay natin ang ating sarili sa Diyos. So, this time, meron tayo mga points dito. Ikukumpara natin ang Diyos. Yung pagpili ng Diyos sa tao. Okay? Yan, so, para malaman natin yung tama at mali, ano yung wise, ano yung di wise. So, sa kanina, ay tayo sa Luke 18. Kayo naman, nagbabasa. Sige po, pakibasa. Ready, go. 7 and 8. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Okay. So, ang point po niya, ganito actually, it is a parable sa panalangin. Okay, ganito. So, tinuturuan ng Panginoon paano manalangin yung tao at dapat manalangin. Kasi nga, ang point dito, mayroong isa daw dyan, unjust na judge, pero daw, pag kinulit-kulit siya, okay, kahit sino pa yan, anong gagawin niya? Makikinig siya sa nangungulit sa kanya. Okay? So, pero ang gusto kong tingnan natin din ngayon dito, yung and shall not God, okay, then, sorry. Ito yung sabi ng unjust judge siya sa kwento, sa parable. Sabi yan, yet because this widow troubles me, I will avenge her. Lest of her continual coming, she weary me. So, nakakasal na. Sige nga, pagbigyan ko na. So, again, negative view na. Pero sinasabi niya dito, lalo na tayo. Kung nananalangin tayo sa Diyos, lalo sigurado yung pakikinggan niya tayo. Kasi iba dito, hindi pa masyadong may pananampalataya. Alam niyo na, pinutuwa ko pala kayo. Eh, basta, mag-pray pa ako, parang di naman ako dinidinig, di ba? Kasi, Laylay. Kasi yun dito ang naasal na mag-pray. Pinag-pray ko na manalo ako sa loto, di ba ako nanalo eh. Mali ka naman kasi. Yun yung isa. Pero hindi ka dapat manghinawa. Magsawa, kasi lalo lang pag tama yung pinapanalangin. Pero sabi dito, sa 7, and shall not God, so, nirelate niya kung yung unjust na tao or judge nakikinig at gagawin yung dapat niyang gawin, kasi ang kulit ng tao, eh lalo ang Diyos. So, obviously ang Diyos, hindi lang sa kulit, di ba? Kasi alam niya lahat eh. Hindi mo na siya pwedeng asarin lang, tapos Lord, patayin mo na itong to, na matinong tao. So, una, hindi niya gagawin yun. Pero gusto ko lang sabihin nito, pag tama yan, at ang context ito, of course, naglilingkod ka sa Diyos, tama yung ginagawa mo, tapos nananalangin ka pa, ano sabi dyan? Ikaw ay gagante.
especially pag ang panalangin mo, inaapi ka, gaganti ka na doon sa didingin na yung panalangin. So, number one natin, anong gusto natin sabihin dito? Again, ang kinukupan na natin yung election ng Diyos, ang election ng iba, tao. So, number one, anong ginawa niya dito? Dininig niya at, alam niyo, avenge. Parang kailan sino ko yung abatang na ano ko, yung mga isa kasi yung mga bagabagada ano ba natin sa paternity yata. Matama kasi may namatay na pastor puro paternity. Kaya nasa utak ko na tama ba itong paternity? Tama ba yung paternity? Maganda yung kapatiran tayo dito, pero yung sinusunod natin, hindi ka tulad sa paternity sa labas, ano? Yung rest back yun, rest back natin yun. Kaya may involved dyan, hindi nyo alam sino yung delete sa inyo. Ha? Mapapahama kayo dyan. Pero dito, maganda to kasi ang Diyos na pag ang Diyos daw ang gumanti sa'yo, una, righteous yun. Ibig sabihin, hindi niya gagantihin ng mali yung ibang tao, okay? Na, ipatangan ko, gusto mo, matay na agad. Pero, hindi ka lang binayaran. May gagantihan ng Diyos yan ng pangalang. Either malugi or what. Ganun lang. So, ang gusto kong point dito, sabi dyan, pag ikaw daw ay, pag ang Diyos na namili, anong pansin nyo dyan? He will avenge. Ibig sabihin, gusto kong i-drive. Kunwari, kanyang i-re-rest baka. Itong mga anak ko minsan, itong malalakas kami mga asal eh. So, nararamdaman nyo yung pag inasal kayo, di ba? Gusto nyo gumante. So, pero, minsan, hindi kayo gagante. Katulad naman, mababaw na bagay, di ba? Kasi siya na, nangaasal na yan, kahit yun ay pakalit yan. So, minsan, minababayaan ko lang, kung maasal eh, bata lang yun. Kasi minsan, natututo na mga asal eh. Kaya pinapalo. So, pag naintindihan nung sino mang judge yan, tatay mo, nanay mo, ano. Pag ay naintindihan mo na ikaw ay dapat niya, kasi sa kanya ka, dapat kanyang i-avenge, ibig sabihin ko lang dito, number one, God will stand up for his own elect. Yan ang gusto kong sabihin. Kasi pag namili siya, talagang, anong gagawin sa pinili niya, paninindigan niya yun. Okay? God will stand up for his own elect. So kasi ganito po yan. Yung gusto kong inisip ko rin sa respa. Kasi pag sinabi naman ng anak ko, ba't mo ko pinalo? Eh, simple lang naman yan eh. Kaso may rules nga tayo na huwag mong gawin yan, ganyan, ganyan. Inulit mo, kahit maliit ka pa. Manindigan ko yun. Okay? Kasi iba din, pag sinabi yan, ay, mali rin naman yan. Bakit mo pinalo? Bakit mo siya pinili? Ba't hindi ako? Nakita niyo yun? Again, may selection process. So, dapat tama yung selection process natin. Sige, tama. Bakit mo siya pinili over this one? Ba't mo pinalo ito? Ba't ito hindi? Okay, so that, naiintindihan mo yun. Kaya, ang maganda sa Diyos, dahil tama siya lagi, hindi siya nagkakamali, anong gagawin niya? At ganun din kayo, ha, by the way. Pag may pinili kayo, so mag-aasawa. Habang pinalala niyo yung binanggit ko, yung kinasal, kasi natutunan ko rin niya. So, pag kinasal na kayo, hiwalay na kayo sa magulang niyo, na sabi, wala nang pakialamanan. Meron pa rin advice, pwede kang i-advise, pero huwag mo papakialaman yung pagkain nila, yung mga bagay na wala ka na dahil pakialam, okay? So kasi namili na yung anak mo eh, di ba? So pag namili, kaya nga nasabi ko sa inyo lagi, mga magulang, yung mga anak natin, palakihin natin maging matalino. Kasi pag namili na yan, wala ka na magagawa dyan eh. Hindi mo sila na-equip, di ba? Hindi mo pwede maging police, yung tandaan nyo na, marami ng kwento. Sabi ng kwento. Anak, matulog ka na! Anong oras na? Sumagot ngayon yung bata. Yung anak pala, sabi, ay, 80 na ako, 90, 50 miss na ako. Huwag mo na akong ano, pakialaman, di ba? Hindi niya kasi lang yung wife ngayon. But anyway, hindi ko na-deliver ng maayos. But anyway, tayo namimili. Pag ang Diyos namili, ganun din kayo. Sana, bago kayo mamili, tama. Siguro din yung tama kasi ang tamang gawin niya pag namili ka na, paninindigan mo na yan. Okay, ganun ang Diyos, ganun din tayo dapat ngayon. Yung kapaligtaran niya, sabi nga siya, kinukumpara natin yung iba eh. Yung iba, pag namili, ano? Pag bumoto, may commitment ba ako na? Sabi, iboto mo lang ako, papasimento ko yung, eh, dapat naman nilang gawin yun eh. Eh, lalo yung malala, di ba yung binabayaran, alam niyo ba yun?
buying. Ito mga bata pa kayo, nakikita niya. Huwag yung sa isipin, tama yun. Diba? Yan, kahit sabay-bay sa pa, makapansin mo yung mga politiko, andyan pa nga, di ba? Wala kang pera yun. Basta kaso may nagpapaano dyan, may nag-aalaga dyan ng mas mga malalaking isda. So, papayag ka ba nun? Lagi kong kwento sa inyo kasi yun nga na-experience ko, di ba? Naalala niyo na, bahala sila kung nakikinig sila. Eh, syempre, mga classmate ko ng high school, di ako makapaniwala kasi nagkukwento ko kami. Ewan ko ba lang bakit kami nagkita-kita nun, ano na. So, reunion. Eh, syempre, kwentuhan kasi hindi naman ano yan eh. Eh, isa, bida-bida pa siya, gano'n yan. Eh, yung election niya, eh, dala nila sa bag niya, 2 million. Nag-iayamang ba? Kaya nag-compete, kasha ba sa 2 million sa bag? Kasha nga eh. Kasha pa eh, kung tingpa 500, yan ang madalas niya, di ba? 1,000. Ha? 1,000 ha? Grabe, yung panahon na yung 500 pa lang, yung sabi niya. So, ilang piraso yun? Kasha yun. Kasi ako, hindi pa ako nakahawak ng gano'n. Ayoko nga, kaya na siya kasha kasi nakahawak na ako dati. Hindi lang bili ko dyan sa akin. E 300,000 lang yan. Ang ganyan. 2 million, kaya kaya yun. Anyway, sabi niya, nagkakwento siya. Eh, nung election niya, 2 million. Ano mo yun? 2 million, nasa bag ko lang. Ang ginagawa niya, namimili ng boto. Ang malala, hindi pa nahiya. Kasi wala na yung hiya bago ka dumating sa ganung stage ng buhay mo. Wala ka na talaga ng hiya. Kaya nga tayo namimili ng tao para pamunuan tayo matino yung taong pipiliin mo. Tapos ganun ang nasabihin, harap-harapan. Kasi nga, nakonsume mo na sila ng sistema, nalamo na sila ng sistema, sabi nga nila. Kaya isa sa mga ginagawa natin ngayon, huwag tayong gagaya nun. Lalo kayo, nasa edad na kayo, lalapitan lang kayo niyan. O, NG. Gusto bang may pagkakitaan tayo? Kaya naman mag-ganot, mabahadog ka po eh. Na. Ito na tayo, dikit na lang tayo sa politiko. Ito siya na, mayaman yan. May umus ang pera yan, lakasong loko yan. Kanyan ang kalakaran dyan. So, baliktad. Ang Diyos, matino. Yung mga tao, namimili, paano? Bumibili ng pera. Pag binili mo yung boto nila, ano yung sabihin nun? Hindi ka karapat dapat, alam mo na hindi ka nila boboto, pero ginagawa mo, kinukurap mo sila. Sa halip na piliin nila yung tama, sabihin nila, lahat naman ganyan eh. Ang daming lukuhan ngayon. Kaya point natin dito, una, God will stand up for his own elect. Yung mga yan, walang pakialam yan, kaya kayo din, pag kayo bumoboto na, eh, may kilala kami kayo lang eh. Kayo, yung mga nasa edad na, isasama kayo yan, 1,000, 1 araw, hindi ka kasama nun, kaya siya. Mag-iisip ka nun. Lahat na tayo kailangan ng pera, di ba? Basta sabihin mo lang, sino ba? Marcos, Marcos. Ganun ka lang, magpauto ka lang dahil sa pera. Kami, napakit ka nun. Ngayon, nasabi mo yan ngayon. Eh, paano pag talaga nga? So, pinipili rin yung mga yan. Pinipili rin yung mga alam nila na mag-anak nila na uto-uto na, madali rin utuin na may kapit din sa kanila. Next time. So, kwentuhan na yung alaga ng kabagahan. Ganyan yung politiko. Kaya as early as now, dinasabi ko na sa inyo. Amen? Amen. So, yung gagawin ng pamilya, kaya nga china-challenge ko kayo. Amen? Amen. Yung challenge nyo, pag dumating yung time, di ba? Na kayo ikukorap nila, huwag ka na mamili, ano naman mga mabuting mamili, huwag ko lang alam eh kung saan ang galing yung pera niya. Di ba? Ganyan yan eh. Kasi boto mo siya, hindi pa i-bundle. May ang point natin dito, sub-point, many will just vote for money. Kabalik na natin Diyos. So God is responsible. Tingnan nyo to. Kabalik na ng mga tao. Romans 8. Ito po, election na din to, chapter 2. Kaya magbasa ulit. Ready? Go. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. 9:11. Here we go. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works but of him that called.
malalim na, pero yung sabihin lang din sa 9-11, sabihin, ang Diyos ang namili, hindi dapat siya sabihin ng mali. Ano niya sabi niya, pero balikan niya rin yung 8:33, siyang namili niyan eh. At yung selection pass, again, yung selection pass niya, tama. E sabi niya, who shall lay anything to the charge of God, elect, God's elect? Sabihin, pag pinili ng Diyos, niligtas ng Diyos, walang magkasabi nun, eh, ba't siya niligtas? Hindi ka, wala nang magkasabi nun. So yun ang magandang point number one, pag namili ka dapat, nakita natin yung pagpili ng Diyos, he will stand up for his elect, dapat ganun din tayo, again, sa mga tamang pagkakataon. Amen? Kaya kahit siyang pagpili ng kandidato ko, kaya hindi lang ako pili niya, mga boto. Kasi, to be honest, hindi ko rin alam sa proseso natin ngayon. Sa nanalaman kung kalakaran ng politika ngayon, I cannot honestly, yung sinasabi ko sa inyo, kayo pa rin na may mili, ha? Hindi ko sinabing lahat ng member dito ko na huwag. Hindi ko sinabing ganun. Darating yan sa inyo kung darating. Kaya mga bata, sige, subukan nyo, ilang taon. Okay, again, ulitin ko, God will stand up for his own elect. Kayo, pag namili kayo, siguro doon yung tama. Kasi, sino binoto ng election? Ganun yan eh. Sino binoto ng election? Ibang hiyang-hiya, natalo kasi. Iba, mayabang, nanalo, kahit hindi ka tapat-tapat. So, pareho lang eh. Bakit mo siya pinili? Bakit mo siya binoto? May dahilan. Ang Diyos, hindi basta-basta bumoboto dahil lang pinili niya yung boto niya. Dahil walang makakabili sa Diyos. Ganon din tapat tayo. Okay? Manindigan ka sa iyong pagpili kasi yung pinagpili mo, yung pinili mo, yung dahilan bakit mo siya pinili ay tama at may karangalan. Amen? Amen. Kaya ulitin ko yung isang point na many will just vote for money. Walang serious commitment. Mali. Number two. Itong lalo nung Romans 11, ako mura-explain ito, no? Anyway, hindi po pakibasa, ready ko. Even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. 7. What then, if Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. Okay, kailangan explain ito, no? So, sinabi lang dyan, may sinabing election of grace, may sinabing election. So, anong sabihin ng election? Dito sa particular sa 7 muna tayo. What then, Israel hath not obtained that which he seeketh for. Sa Tagalog, yung Israel po, bansaya na, iba na yan sa Israel ngayon. Pero, in a way, may pagkakatulad. In a way. Okay? Sabi dito, negative po ang Diyos sa Israel dito. Sabi niya, Israel hath not obtained. Ibig sabihin, hindi niya nakamtan ang bagay na hinahanap niya. So ano ba hinahanap ng tao? Di ba? Una, kaligtasan ng kaluluwa. Pangalawa, approval ng Diyos. At pagpapala ng Diyos. Sabi dito, yung Israel, hindi nila nakuha yun. At sabi nung iba, yung elect daw, Israel. Eh paano nangyari ito? Baliktad eh. Tingnan nyo ha, yung Israel hindi nakuha yung kanyang hinahanap, but the election, yung sabihin yung election, ito yung kabaligtaran ng Israel. Sila yung pinili, yung Israel hindi pinili, pero yung mga pinili, sabi dyan, had obtained it. So sana malinaw sa atin na, kasi isa sa mga napakalaking kalokohan ngayon. Niloloko yung maraming tao, yung Israel daw ang elect, paano nangyari ang elect? Baliktad nga eh, ulitin ko ha. Yung Israel, hindi nila nakuha yung kanilang hinahanap, pero yung election ang nakakuha. Sino yung election ngayon? Ngayon yung mga ligtas, yung mga Kristiyano. At yung ibang Israel din dati, nanaligtas. So hindi na sila Israel, hindi na sila Hudyo, Kristiyano na sila. Ang daan nyo po yan, ha? Kaya gusto ko sabihin dito, at pag sinama mo na yung 11, yung 7 and then 5. Yeah. Even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of Christ. So, ang unang pinag-usapan kasi yung Israel, yung mga lang na anak ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So, hindi lahat. Kasi, within that race, hindi lahat pinili. Sabi dyan, may tinatawag dyan remnant. Nakasunod ko ba? Sorry, medyo ano to. Pero, okay, tatali natin yan. Bata kasi karamihan. Sabi dyan, there is a remnant. Alam nyo remnant, there is a remainder. So, kung natin dito, ilan tayo siguro natin yung sabi natin, 50 tayo ngayon. Ilan yung talaga narinig? Yun eh. So, kahit yung iba andito, iba hindi na yung kinig. Kung sino yung pagpapalain, eh, lahat kami, pumunta kami dyan lahat eh. Oo, pero yung iba hindi nakinig.
So dito rin dati yung Israel, ang dami nila, Diego, lahat ba nainig? Kung nakapasok pa lang sila sa promised land, yung tribe of Dan, isa sa mga unang nakurap. Judges pa lang, nakurap na, ang dami ng false god. O paano, ano mo yan sa tribo mo, sa mga kalahi mo? Alam niyo, kahit sa atin, sa rin sa Pilipinas, may mga lugar na ang daming, ang hirap, mawin. Sa ARPAC, ang dami, nagtaga kami sa ARPAC. So kayo lang yung mga nabit namin, yung iba, nakikinig, iba, naligtas, pero hindi mo po tayo sa church. Yung iba naman yun, patalon-talon ng church, parang another church kayo, meron din dito, meron, hindi seryoso. So kami, nag-iinahanap kami siyempre, seryoso sa salita ng Diyos. Di ba? Alam ka naman gusto ko, mga joker. So, attend kami dyan, kunwari nakikinig kami, kunwari, kunwari. Gusto yung mga politiko, ganyan, kunwari. Uy, papasimento ko to. Ako ay maglilingkod sa mga kababayan, ganyan pa yan eh. Bandang ulit, pagtapos yung eleksyon, wala na, di mo makita. Di ba? Parang yung kailan lang, sino ba yun? Basta parang dito ako sabihin, sa buong nga tayo nalalaki. Pero napaka-common niya sa mga politiko. Kumbiya, bumaha doon, dami na matay, tapos ikaw, nanonood ka ng basketball. Ano ka ba? Lingkod ka ba ng Diyos? Lingkod ka ba ng tao? Ano? So dito, balikan lang natin sila, yung election of God, sabi dyan, yung mga ligtas. Kaya sabi dito, remnant. Tandaan niyo po ito kasi hindi ito yung pinag-usapan natin ngayon. Hindi ang Diyos namimili, basta lang. At ang point ko dito, selection by, sabi sa 5, election by grace. Hindi by race. Alam niyo yung race? Sino mga galing na bansa ngayon? Ay, mga puti. Basta puti, magaling. Hindi rin. Kilala ko dito, may na... Basta may kailala si mother, nag-asawa ng taga-UK, puti yun. Matangkad, pogi, hindi rin. Kasi nung nakakasawa niya, matanda na. Inasawa lang pala siya kasi wala ding ang pangit din ng buhay. Walang maayos ang trabaho. Pero puti yun, ha? Ito, hindi na rin nag-isip yung Pilipinas. Sige, basta asawa. Bandang uli siya yung ano, nahirapan. Well, at least meron ng asawang, nakalimutan ko basta taga-Euro. Bandang uli siya yung hirap na hirap, siya yung nag-aalaga kasi matanda na eh. Hindi lahat ng maputi, maayos. Amen? Eh, ba't itong mga iba nagtuturo kahit yung mabaptist? Basta Israel, okay yan. Tao sila ng Diyos, tama ba yun? Hindi rin, kaya malinaw dyan. There is a remnant according to the election of grace, hindi race. At pinipili ng Diyos kayo, sino yung people of God? Yung mga maayos, mga Kristiyano po yan. So una, yung mga naligtas, salamat sa langit yan. Pero kahit pa ngayon, maraming naligtas, sino yung ginagamit ng Diyos? Sino yung tanong? Sino gustong gamitin ng Diyos? Saan? Ano ba ginagawa ng Diyos? So, anong gawain ng Diyos kung magagamitin? Pag hindi ka ginagamit ng Diyos, hindi ka maayos. Amen? Yung iba yung mga church, yung baptist din kami, pero hindi ka ginagamit, walang soul winning, puro pakyo, puro kanta. Pero mga baptist, ang galing ng awit na namin. Maganda naman yung maganda awit, kaso pag walang hindi gawain ng Diyos ginagawa nyo, hindi ka rin pinili para doon. Okay? Sige, ulitin ka, medyo sabog-sabog tayo, pero sana nakakuha nyo yung idea. Not by race. So, ganun din. Kaya, yung pinapangin ko kanina, sino yung mga nananalo kayo, mga politiko, karamihan? Mayayaman. Ano pa? Ano yung mga common sa kanila? Mayaman, kamag-anak. Alam nyo, ginawa nga itong election system na ito para hindi mangyari yun eh. Alam nyo ba yun? Pag inag-aralan nyo yan, bakit na kahit sino pwede kumandidato at kayo mamimili? Kasi iisipin natin sino yung nararapat. Eh ngayon, nanalo pa si Marcos, kilala niyo ba yun? Ako daw mapaniwala sa bagay, hindi na lang ma-disappoint kasi nung unang bumotong ako, si Erap yun eh. Saka si, kung sino mo yung binoto ko, nalimutan ko na. Sa Delped ata. Nakaka-disappoint, hindi nanalo yung maayos, hindi nanalo yung loko-loko. So, ni Erap ngayon, ganun din, magnanakaw, okay lang yan kasi hindi mo na yung ginagawa namin eh. Boto lang, okay, ito 500. Ngayon pala, 1,000 na presyohan. Patient talaga, no? So, ganyan yan, ha? Ang Diyos, hindi ganun. Nanamimili siya. Wala siyang pakialam. Mapapansin ninyo kahit sa Israel dati. Supposedly, ang mag-ahari na noon, yung mga, yung panahon ni David, yung mga siya, may kalahin na ni Saul kasi siya una, eh. Yun ang gusto niya. Sinabi niya yung anak,
Galit na galit siya kay Jonathan eh. Pinakaibigan yun. Dapat ikaw ang maging hari. Amen? Tama ba yun? Basta anak kita, ikaw yung next na hari. Kaya sa mga pastor, ganun din ngayon eh. Ikaw anak ko, ikaw next na pastor. Ha? O sige po, ano gagawin ko? Bahala. Kasabihan na lang kita, basta ikaw yung next na pastor. Ay. Pinili ka ng Diyos! Pinili ka ng Diyos! Paano mo sabi? Basta pinili ka ng Diyos! O Pentecostal, ganun din naman yung claim it. Pinili ka ng Diyos! Ha? Paano? Hindi tayo ganun. Arali natin! Ikaw, paano ka mag... Paano ka masasabi kung pinili ka ng Diyos? Alam mo paano mamili ang Diyos? Hindi mo malalang pinili ka ng Diyos, hindi mo alam kung anong karakter ng Diyos. Amen? Amen. Eh, lalo yung mga pastora, ganun pa yan. Pinili ako, kailan lang. Yung kausap ko na naman, bait naman yung aso. Yun nga, nagkakasundo kami sa mga bagay. Sana, pastor mo, wag yun ang pakilang yung mga pastora eh, kung gusto niya maglingkod sa Diyos eh. Hindi maglingkod siya naman. Ba't hindi pastora, di ba? Yun lang ba ang place, maglilingkod? Hindi. So, ganun din dito. Election by grace, remnant, ibig sabihin, wala tayo sa elitism yung point ko dito. Ang Diyos, hindi na imili lang dahil anak ka nito, dahil gina-raise mo, hindi ka ang Diyos na imili sa kanyang sariling pagpili at tama yung kanyang selection process niya. Okay, so hindi ko na dadagdagan pa yun. Sabi ko na lahat. Okay. So again, number one, God will stand up for His own elect. Siya namili, tama yun. So paninindigan niyo yung pangalawa. God's election is by grace. Ibig sabihin, hindi pamimili. Ano yung grace? Unmerited favor siya ang nagsabi niya. At hindi ang tao. Katulad nga nung pagpili ng iba, anak kita, dahil kapag anak kita, ikaw yung next. Si Duterte, katakbuhin daw yan. Ewan ko. Kasi malakas din loob niya. Mayor yan dati. Ngayon, Vice President. Ano sa pagiging niya next? Depende sa connection nila. Magpapaloko pa tayo. At maraming tao. Kapatid niyan, drug lord. Niniwala kayo doon. So, depende sa atin yan. So, again, by grace, hindi by race. Hindi pinili. Ang Diyos ang pinili. And therefore, yung gusto ko sabihin sa by grace, ibig sabihin, para nabang kita natin kanina, kung paano dito, may nangangarap maging pastor dito, hindi yung tipong, eh, hindi ako anak ni ganyan eh, hindi ako masyado, hindi ako nag-graduate ng ganyan. Yeah. Sa atin, sa pagpili ng Diyos, walang siyang mga ganong klase ng consideration. Amen? Amen. Ganun sa kaligtasan. Sinong pupunta sa langit? Eh, dahil syempre yung mga sobrang bait. Kumari. Ganun ba tayo? Kaya madalas sinabagin natin kaligtasan ng kaluluwa, by grace yan. Marami pang iba, bukod sa kaligtasan ng kaluluwa, marami pang latya by grace. Especially sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya balik tayo sa Calvinist na naman. Biruin mo, pag pinili daw ng Diyos, langit, langit yun, kahit anong gawin niya. Impyerno, hindi, kahit anong gawin mo, impyerno ka. Tama ba yun? Siyempre hindi. Kaya by grace yan. So, sinapol ko na lahat sa kaligtasan tsaka sa ibang klase ng paglilingkod sa Diyos. So, again, number one, God will stand up for His own elect. Number two, God's election is by grace, hindi by race. And then last, sa umagang ito, okay? Amen, tutuloy pa natin ito. Ngayong umaga, last, Colossians. Sa mga bata, subukan nyo lang intindihin nyo kayo intindihin, ha? Diba sa ready to? Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Gaganda, no? Alam niyo ba yung bowels of mercy, mauwain? Kindness, mabait. Humbleness, hindi mayabang. Meekness, ganun din. Long-suffering, tsaga. Forbearing one another. Tingnan din sa 1 Timothy. Ibasa rin dito. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that thou observe these things without preferring one before another. Doing nothing by partiality. Okay, ano yung, again, kailangan ko pa natin yung mga politiko sa Diyos, ha?
Sabi dyan, balikan natin mamaya yung ano, ulo siya. Sabi dyan, sino yung elect dyan? Angel. So, sino bang angel siya? Pwede kasing tao yan, pwede rin. I believe ito yung mga anghel na talagang hindi tao. Ha? Kasi, pansinin nyo, God, the Lord Jesus, and the elect angel. So, ibig sabihin, ini-invoke ni Paul, itong mga to, mahiya ka naman sa Diyos, mahiya ka sa Panginoon. Saka sa mga angels na ligtas. Ibig sabihin, yung mga hindi katulad ng fallen angels. At sinabi niya dito, ano dapat mong gawin? Observe these things without preferring one to another, doing nothing by partiality. Kung sinabi partiality, favoritism. Ganyan po yan. Kaya, balik natin yung kanina. Alam niyo na yung point ko dito, malamang, no? Pag ikaw ay, ang Diyos ay namili, ano yung expect niya? Siyempre, maawain. Kasi pinili ka na Diyos, niligtas ka, hindi ka naman karapat dapat. Pero yung kabaliktaran dito yung mga elected official. Si Duterte ba? Kind, humble ba si Duterte? Si Marcos? Si Marcos medyo eh, di ba? Kasi alam niya, isang galaw lang yung ayari siya eh. Pero to lang. Pero yung karamihan niya, si Mayo. Kahapon, no, ang bilis na namin, mayroon pang bumilis. May nagwang-wang pa sa expressway. Ano ba? Gano'ng kabilis gusto mo? Eh siyempre, mayroon pang escort, ewan ko. Bakit? Kasi sa feeling nito mga politiko natin, ano sila? Elite sila eh. Entitled sila kung saan. Hindi sila humble. Baliktad kasi pinili sila, ano? Paano ba sila pinili? Madalas na hindi, ano? Paano sila pinili? Yung nga, hindi rin sila humble. Binili nila yung boto. Ibig sabihin, sila yung magaling. Binuhin mo, binili na yung boto. O sila yung magaling, sila yung mayaman, sila yung makapangyarihan. And therefore, ano, dapat na tayo matakot sa kanila, hindi sila humble. Mayabang lalo. Oh, bilis na natin, pero gusto mo, so bilis pa yun, automatic kayo, ito yung aming escort. May escort, o pinapaganyan kami, o. Oh. Wow, bilis na namin, ha. O, di sige, tabi. So, ano gusto ko sabihin dito? Number 3, God's election makes us thankful and humble and holy. Okay, dapat ganyan. Kaya yung mga tunay na ligtas, hindi yan dapat mayabang. Na iba yung ano, ha? Iba yung katulad ginagawa. Sumisigaw ko, pastor, eh. Ligtas ka ba? Tuturo lang ako, hindi yung mga gaya ba? Amen? Pansinin nyo yan. Pag yung tunay na ligtas yan, kahit mga pastor minsan, pag nakita niya ito yung sinasabi sa Bible, bakit yan tinuturo mo? Yung mga ligtas, napansin ko yun. May mga humble din kahit may mga narating na, may mga sinabihin ako. Bakit pastor sinasabi yung ganyan? Ay, pasensya ka na, ganyan ako nga. Inaamin at least, iba mayabang pa eh. Baka hindi ligtas. Or ligtas nga, mayabang naman. So, gusto ko sabihin dito again ha, balik tayo kalina sa Timothy, in-invoke ng Panginoon ni Paul, Panginoong Diyos, Jesus, mga angels, yung sabihin, dapat maging humble tayo. Ganun din dito yung mga pinili ng Diyos. Ang tawag nyo dyan, mga banal, mga minamahal, maawain. Ganyan tayo dapat sa baliktad. Sabi si Duterte, nino ba yung mga yan? Patayin yan. Diba? Yung mga iglesia ni Manalo, paano yan? Hindi yung politiko. Ganun din yun. Ang politiko rin yan. Iyayariin kanya kung kaya nila. Amen? Amen. So pag ang Diyos na namili sa atin, humble ka. Pag ang ikaw namili sa sarili mo, niloko mo yung tao para manalo ka, anong gagawin mo? Hindi ka magiging sa mga bagay na ito. Amen? So, ngayon pa lang yan. Nakatatlo pa lang tayo. Marami pa yan mamayang hapon. Basta pinaka-message natin sa mga sandi yung mga mabalik mamaya. Huwag tayo magpakurap sa perversion ng mga election bias ng mundo na ito. Amen? Huwag kayo magkitiwala dyan. Basta nanalo siya, pandadaya. Okay lang pala mandaya. Ganun ang pinaka-mensahe nun. Nakikinig ba kayo mga bata? Bakit mo pinili sa church na yan? Kasi po, may makukuha kami dito eh. Diyan, wala eh. May mga ganun. Ang babaw ng dahilan, di ka nga naligtas dyan eh. Ligtas na ba itong mga to? Yung sa inyo, nashare na yung iba sa inyo. Nakalimutan nyo kasi kung sasakay mga atin eh. Kami dito, hindi kami napaglokohan dito. Amen? Amen. Kung sino man paglokohan, kaya sinasabi ko na, doon na kayo sa mga makipaglokohan din. Diba? Lagi na sabi, diba? Mga taga-baybay sa ako. Doon kayong Michael Haban. Yun, lokohan yun. Kunwari, Baptist, hindi naman.
Doon na lang kayo, kayo yung dito. Ngayon yung seryoso, yun yung Bible, yun yung salita ng Diyos. Marami dyan kayo mamimit na mga may paglokohan sa inyo, kung dito. Pero kung gusto nyo yung tunay, kung talagang gusto nyo sa Diyos, dito kayo. Amen? Patunayan nyo. Ang alam kong gusto sa Diyos, katulad ng pinag-usapan ng election, seryoso yan. Hindi matatawa sa kasalanan, hindi matatawa sa election tayo, may pera doon, may pera doon. Hindi tayo, galit tayo dyan yan. Ina-expose natin yan. Sabi ko na yung point number 3, God's election makes us thankful and humble and holy. So dapat magpasalamat ka na isang sa mga pinili. Alam mo na hindi ka pinili dahil sa magaling ka. At magaling ka magsayaw. Hindi mababaw, okay? So may selection process. Again, sa mga ligtasan, nanampalataya kay Jesus na totoo. Sa ibang bagay pa, maglilingkod. Hindi mayabang, hindi... Marami rin kasi kahit mga pastor, ganun eh. So, pinagpala ko ng Diyos, pinagpala pag nag-dig-in ka, paano ka nga pinagpala ng Diyos? Eh, kasi may kilala pa lang, hindi pala eh. Paano mo sabi ang Diyos na nagpili sa'yo at nagpala sa'yo yung process ng pag-build mo ng church? Mali. Amen? Business pala yung inanong yun. Pambobola pala, pinabola lang kayo, hindi pala kapalanan ng Diyos. Okay, so tandaan niyo po yan again, basta ginabalik mamaya. So mamaya, sana bumalik yung iba. Lahat. Mamaya hapon, tutuloy natin, election of God, para tayo magiging wise. Sa pagpili, special. Again, sa lahat ng bagay ito, ginawa lang ng example yung politiko. Para lumami tayo sa Diyos, at lumayo tayo sa mga politika ngayon na nagbibida ngayon. Ngayon, paawa-awa yan. Ang bait kunwari, pag na-elect na, mayabang na. Diyos, baligtad eh. Righteous siya, hindi siya nagbabago. So, kahit tayo ngayon, mga sabi natin, mga nagkamali, ang Diyos, di ba? Lumapit lang kayo sa akin, magtapat lang kayo, hindi magbabago yung invitation na yun. Kapag talaga nagtino ka, doon ang reward. So, sa Diyos na tayo dapat na lumapit. Amen? Dadalhin natin siya. Ay, sabi mo na yun. Amen, nagpray mo tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat Lord sa aming topic ngayon. Napapanood, nawa, Panginoon, kayo mga bata ito, maintindihan namin na again, ang masalibutan, Panginoon, ay sa binababoy yung mga bagay na na-accomplish na sana, na magandang sistema, ng election sana, ay pray na ito pagamitin namin, nawa, dumami, Panginoon, yung mga ayos na tao, therefore, pag maraming maayos na botante, magiging maayos din po yung mga kandidato dahil takot sila, Panginoon, sa inyo, at sila yung malagot sa mga taong matino, Panginoon. So I pray, dumating yung nawa niyo, hindi man mapili namin yung tama namin dapat gawin. Bumoto kami ng tama sa buhay, tabaho, at kayo po'y may taas. So, mamaya, pagpatuloy namin ito, makita pa namin yung comparison, Panginoon, sa mga politiko at sa inyo, Panginoon, kung paano ang umide, hindi namin yung mapili-pili ng mga matalinong laos. Alam po, Lord, kayo manulat in Jesus' name, pray. Amen.